kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel, Helbert Flores. At today mga boss, salamat nga pala sa MGI Philippines Ion Spec na binigay niya sa akin na eyeglass, anti-radiation at the same time anti-UV lights. Kaya nga, lalo na nag-edit ako, lalo na hawak-hawak ko yung cellphone ko. So, ang advantage nito mga boss, nandiyan naman yung video, panoorin nyo, hindi talaga makakapasok yung radiation at saka yung UV lights. So, again mga boss, Helbert Flores, abangan nyo yung mga video pa namin na i-upload. Salamat sa panonood. Welcome back ulit sa ating YouTube channel, Helbert Flores Window Shop. Kung bago ka lang sa aking Facebook page, huwag mong kalimutan na i-follow, i-like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan na subscribe. Click mo yung bell button para updated ka sa lahat ng video na ginagawa ko. Ngayong araw mga boss, meron akong good news sa inyo, magandang balita. Matagal ko na kasing pinipm yung LTO at matagal ko ng ilang linggo na ako nagpipm sa LTO kung saan papaano kung halimbawa itong buwan na to during quarantine napaso yung rehistro mo, kaya yung lisensya mo paso na. Nagpipm ako sa LTO, nagpipm ako sa NCR LTO, yung mga nakarang video ko kung napapansin nyo, nagpi-PM ako sa kanila kung ano ba yung provision nila o ano ba yung ano nila sa sitwasyon ngayon. So ang dami kong tawag sa LTO, sa NCR, sa Pasay, kasi sa Pasay ako nakalocate. So wala akong natatanggap na reply. Ang puro reply lang yung auto message. Kumbaga yung reply ng admin wala. Auto message lang, automated na reply ng Facebook page. Lahat ng paso ang rehistro at driver's license, lahat ng yon na pasok sa under quarantine period, wala po kayong aalalahanin. So, hindi kayo pwedeng hulihin. Meron silang memo na nakalabas. Ayan yung memo nila. May link sa baba. Pwede nyo i-download na in case na ma-checkpoint kayo, masita kayo kasi paso yung rehistro ng motor nyo o kaya sa checkpoint paso yung driver's license mo, ano yung isasagot mo, ano yung sasabihin mo doon sa nakapag yung mga na checkpoint, kasi ngayon kagaya ako mga boss, paso yung motor ko hanggang katapusan lang ng March, kagaya nga nung video. Itong March, paso na po yung motor ko. So, unregistered na siya. Lagpas na ako dun sa buong March. April na po ngayon. So, paso na talaga. So, pwede na akong hulihin ng unregistered. Alam naman natin kung magkano yung bill ng penalty ng unregistered is 10,000 pesos. Tapos yung gumagamit using vehicle na unregistered is 2,000 naman po yun. Plus impound yun mga boss ha. Impound na motor mo, meron ka pang penalty. So, yun siya mga boss. Ngayon, ang kagandahan lang nito, kakatawag ko ng kakatawag, kaka-PM ko ng kaka-PM, walang reply sa akin, walang sumasagot sa mga tawag sa LTO. So, may nakita ako na sa post sa Facebook. Ito po yung nakasulat mga boss ha. Pwede nyo itong i-download mga boss. Yung file na sinabi ng memorandum po. Memorandum. Yung memorandum na ito mga boss, nilagdaan to ng March 13, March 2020. Ang subject, non-collection of penalties and extension for validation of driver's license registration and other permits in clearance. So, eto, pursuant to President announced
placing Metro Manila under quarantine and suspend government works executive department a period 1 month to certain the spread. Alam nyo na yon kung ano yon. It's hereby directed that una, no penalty shall be collected for the late registration of motorcycle and renewals of driver's license, which shall expire during the community quarantine in the case of NCR from March 13 to April 12, 2020. So ibig sabihin dito mga boss, kung na-expire yung motor mo ng March hanggang April, yan yung mga about March expired ka, tapos yung iba April, so extend siya, hindi ka pwedeng hulihin ha. Hindi ka pwedeng hulihin na unregistered o no ano yung driver's license mo expired na. Tapos the validity of student permit shall be extended within the aforementioned duration for the purpose of applying for a student license. And number 3, temporary operation permits which expired March 13, 2020 can be settled within the aforementioned during without suspension. So, yun mga boss, ayan siya, ayan yan nasa screen. So, pwede nyo yan i-download mga boss kung sakaling ma-checkpoint kayo. Take note ha, March, syempre alam mo, napapaloban ka ng March hanggang April 12, yan yung mga time na naka-quarantine tayo. So, halimbawa, kung ma-extend naman yung quarantine, na-extend, extend pa din yun. Pag na-checkpoint ka, hindi ka pwedeng hulihin o tikita na unregistered, tapos yung driver's license mo ay driving without license. Alam nyo na yun. Tapos, ang higpit na pinatutupad lang talaga ngayon, bawal yung backride. Angkas. Hindi angkas na pa. Yung backride. Kasi bawal yung backride. Yun talaga yung pina-implement ngayon. Social distance. Ang pwede lang sumakay, alam ko, ang pwede, mag-asawa. Mag-asawa, anak, kapatid. Hindi pwede yung kakilala. Alam ko ha, yun lang narinig ko sa MMDA. Correct me po kung mali ako. Pakitawid lang kung mali yung sinasabi ko. Ang alam ko yun, mag-asawa, pwede. Kasi sabi nga ni Colonel Bong Nibrea, mag-asawa na yan eh, magkatabi na yan eh. Diba? I-social distance mo pa. Maliban na lang kung frontliner yung lalaki, alam mo naman yun, o babae, talagang kailangan ng social distance kasi nasa labas sila. Ganun din po yung mag-ina, mag-asawa, tapos magkapatid. Pwede yun. Pwede po yun iangkas. Bawal ang kakilala. Kahit frontliner, alam ko, bawal iangkas. Kasi may service naman sila. So, yun mga boss. Para updated kayo sa lahat ng mga binababa ng LTO, ilike nyo yung page ng LTO National Capital Region. Kasi dyan po sila nagpo-post ng mga updates. Pwede rin kayo magtanong sa kanila. Diyan po ako nagtatanong pag mayroon akong gustong malaman. Tapos, yun nga mga boss, kung expired yung motor mo ng March hanggang April 12, so, matik yun, hindi ka pwedeng tikitan at hindi ka pwedeng mahuli. So, syempre, huwag kayong gumawa ng dahilan na masisita kayo. At huwag kayong gumawa ng dahilan na mahuhuli kayo. Yun mga boss. At, so yun mga boss, sana naiintindihan nyo yung sinabi ko, yung baba ng LTO. March 13 pa to. So ang tagal ko nag-PM, ang tagal ko naghanap, meron naman pala silang post dun sa LTO page mismo. So uulitin ko po ha, hindi kayo pwedeng tikitan ng unregistered o driving without license kung expired na yung motorcycle nyo o yung driver nyo. So ang good news, pag nag-renew tayo pagkatapos ng quarantine,
ay wala tong penalties. So, no penalties pagkatapos ng quarantine. So, salamat talaga kasi malaking bagay to na hindi tayo mag-penalty. Tapos, at i-download nyo mga boss yung eto, yung form yan, yung nandyan. I-download nyo, ipakita nyo na pag na-checkpoint kayo, mayroon pong memorandum. Hindi nyo to pwedeng gamitin ng lagpas or maliban na lang kung may extra yung ating quarantine. So, hanggang dyan muna mga boss. Sana naintindihan nyo po. Share nyo po itong video na to. I-share nyo yung video na to para matulungan natin yung iba. Kasi kagaya nyan, dalawang linggo na ako naghahanap ng sagot dun sa tanong ko bago ko gawa ng content. Sabi ko, para man lang ma-share natin. I-share natin yung video na to para malaman ng mga kapwa nating motorista. Lahat na may mga driver's license, lahat na may mga vehicle, alam nyo na yun, i-share nyo sa lahat ng page para makatulong tayo sa lahat ng mga kapwa natin. At lagi kong lagi kong paalala, sana huwag tayong labas na labas, huwag tayong gala ng gala na wala naman dahilan. Importante lang umaari, bibili ka ng pagkain, payo lang mga boss. Pero kung hindi ko naman kayang diktahan yung mga isip at puso nyo eh. Ang sa amin lang, stay at home tayo. Kasi bahay ang pinaka-safe sa lahat ng lugar. Alam nyo naman, kung saan-saan natin masasagap yung... Alam nyo na yun, di natin kasi pwedeng banggitin yun mga boss eh. Kasi nasa guidance kasi ng Facebook at saka YouTube. Yung crisis ngayon, hindi pwedeng banggitin. Kaya naman kami gumagawa ng video kagaya nito. Ako, pasuna yung motor ko. So, kailangan ko din malaman. Mamaya ma-checkpoint ako. Driver's license mo, tapos yung registro, RCR. Expired na to. Eh, wala akong kaalam-alam. Diba po? So, sana i-share natin, makatulong tayo sa mga kapwa nating motorista. And again, huwag mo kalimutan na mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Comment kayo para may matutunan tayo. Comment kayo kung meron po kayong natutunan. At again, meron tayong paraffle ng shirt. Sa pangalawang video ko na may paraffle ako ng window shop shirt. Comment ka lang, gamitin mo lang yung hashtag na window shop. Isa sa Facebook page ang pipiliin ko, isa din sa YouTube channel ang pipiliin ko. So, pwede ka mag-comment pareha sa YouTube channel ko at saka sa Facebook page para malay mo, manalo ka. Manalo ka ng doon sa Facebook, manalo ka sa YouTube channel. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe. Nag-comment ka para maging kung meron kayong improvement na gustong itopic din natin, comment lang kayo mga boss sa ating YouTube at sa ating Facebook page. Again mga boss, Helbert Flores, window shop. Shoutout lang muna natin to mga tropa. Big shoutout ko muna to. Big shoutout. Thanks to you, Mr. Beast, for watching my video. Kung kilala nyo po si Mr. Beast, meron na po siyang 33.5 million subscriber. Nagulat ako kanina, napanood niya yung video ko. Thank you so much, Mr. Beast. Tapos yung isa, si Simir Truck. Lahat ng mga nagsisimula mag-vlog, pwede kayo kumuha sa kanya ng audio. Non-copyright po yun. Pwede kayo manghiram sa kanya ng video. Yung audio gamitin nyo, yung mga video, soundtrack, meron po siya dyan. Salamat, thanks to you, Samir Truck, sa panonood ng video ko. Pasensya na, hindi po magaling mag-English. Kaya, nagulat lang ako mga malalaking subscriber na nakasubscribe sa aking YouTube channel. Tapos, shoutout ko lang tong mga followers ko sa Facebook page at saka YouTube channel. Si Ryel. Salamat daw kasi may mga natutunan siya sa mga video ko. Shoutout, big thanks, big shoutout ulit kay Pops Wilson. Kasi niya po, actually siya din yung nagbigay sa akin ng idea regarding sa YouTube. Pag meron akong tanong, sa kanya ako nagtatanong. Pag meron akong gusto malaman, sa kanya ako
nagpi-PM. Napakabait niyan, PM nyo, Wilson. Pap, salamat sa'yo. Shoutout natin si Ron Marmaso. Shoutout natin si Lemuel Francis Fernandez. Shoutout natin si Bilya Dolet Armando. Shoutout natin si Samuel. Anong Prahinal? Samuel Prahinal. Tapos, shoutout na si Dudong De Guzman. Shoutout kay Enrique Mirabales. Shoutout po kay Nadan. Shoutout Nadan Entiola. Shoutout kay Vanessa. Asen Vanessa. Vanessa Hermano. Shoutout kay Roro Ward. Yan, shoutout kay Roland Perez. Shoutout kay Joey Reyes. Shoutout kay Lawrence Andrea. Shoutout kay Mar Joseph. Shoutout kay Christian. Ano to? Yan, Christian Dison, taga-Tagig to eh. So, shoutout kay Anthony Malbas. Shoutout kay Neil Caser. Shoutout kay Shinchan. Shoutout kay Darren Bigornia. Parang si Doris Bigornia lang ah. Shoutout po kay Brian Bitaw. Shoutout kay Inex Tolentino. So, yun mga boss. Salamat sa panonood nyo. Salamat sa... Alam nyo, yung mga panonood nyo, malaking bagay yun. Yun din nagpapalakas ng loob sa akin. Siyempre, una, yung Diyos. Tsaka yung nagpapalakas sa atin, salamat tayo sa Diyos sa pagkakataon. Salamat tayo sa oras, sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Meron tayong pagkakataon at buhay pa tayo. Magpasalamat tayo lagi sa Diyos. Yun lang ang mapapayo ko sa inyo. Pasalamat tayo lagi sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Again, Helbert Flores po, Window Shop. Salamat sa panunood nyo. Thank you!